Everybody get your fucking hands up. Magandang araw mga kaibigan sa channel natin, Bombastic Audio Electronics. Okay, so ito ay 502 at may simple upgrade lang tayong ginawa. Ano? So yung board natin ay kaya umabot hanggang 70 AC. Ano? Pero ang ginawa lang natin ngayon ay naka 38 AC lang tayo. Ano? So may dinagdag tayo at para umabot lang siya ng 50 DC. Ano? So yung stock naman ay 33, 35 AC. So mayroon tayong 38 AC. So nakakuha tayo ng 50 BDC, ano? Okay, so quality yung audio niya at the best talaga sa pambahay, ano? So kahit sa pambahay, sobra-sobra na yung lakas nito. So bakit ko nga ba nilagyan ito ng ganito, ano, mga kaibigan? So ito isang technique ko sa isang pinaka, dito na ako kumuha ng pinaka mid-high ko, ano. So dito na yung mid-high. So kahit magtutudo na ako dito, igigitna ko lang yung balance. So naka-mix ano na siya, no? So parang naka-dividing na siya. Okay, so makikita naman natin dito ay apat itong pula, ano. So right, left, ano. So, yung letter A, lahat ng main natin, lahat ng letter A, out, main A, main ng left, letter A ng left, at letter A ng right. So, lahat yan ay nakadirect sa main amplifier, ano? So, yung letter B natin, lahat ng letter B natin ay dumaan ng resistor at may capacitor, ano? So anong purpose nito? So bali, ang purpose ko nito, once na magsabay yung letter B at A, makakuha ako ng perfect combination na may sub na siya at may mid high pa siya, ano? So kasi pag wala, hindi natin nilagyan nito, mga kaibigan, at irekta lang natin. Kung irekta lang natin, walang ganito, at pag binovolume mo, ang mangyayari dyan, masisiraan ka ng tweeter, ano? Hindi mo pwedeng isagad yung bass. So, sa ganitong senaryo, pag nilagyan natin ito, parang nagiging three-way na yung output ng ano natin, although
isang wire lang inilalabas, pero combination na siya ng three-way, ano. So kung napanood niyo yung video ko doon sa combination, sa simple setup, one amplifier pero naka low mid high ka na. So ito lang din yun, ano, nilagyan natin. Okay, so gagamit tayo ngayon ng one channel lang lahat, ano. So ito ay left channel. Okay, so puro left ang gagamitin natin. Okay. So ayan, so itong wire na to ay naka-left siya pero letter B, ano. Ngayon itong pinaka-sub. Itong pinaka-sub natin. Ayan, ito. Ito naka-speak on, ano. Ayan, naka-speak on na to. So ito naman ang gagamitin natin sa left din siya. Left din siya pero sa main, ano. So mamaya i-demo ko yung pinaka-diagram nito. Ayan. So puro left yan. Puro left yung connection natin. So ito nga lang naka-direct sa main amp. Ito dumaan doon sa pinaka-ano natin, ano. Pinaka-dividing natin. Dividing crossover na natin, ano. So ayan. So yun ang purpose natin yan, para ang out nito diretso na sa mid-high natin. So kahit magtutudo ka pa ng bass, hindi na siya mabubunsol or mababasag. Quality at napaka-good support natin ito sa mid-high at saka sa Twitter, ano. So, pakinggan nga natin yung audio. So, one channel lang yun, ano. So, ayan, pag naka-left tayo, walang speaker, naka-right, walang speaker sa right, ano. So, puro naka-left lang tayo, puro naka-left lang. Maganda yung combination ng audio niya, ano, perfect, clear, kahit sa bass, malinaw din, ano, at lamang yung bass niya. Okay, so try natin sa battle. Try natin sa battle, ano, kung anong audio meron siya. Naka-left channel lang lahat yan. Pero yung mid-high natin na full range, dumaan dito. So kahit itudo natin yung bass, hindi nababasag yung tunog ng mid-high, ano? Hindi nababasag. Hindi sumasabog. So nakatudo na yung bass niyan, ano? Tudo natin. Yan, wala na mapihit. Setup, nalilist din natin yung init kasi hindi talaga siya totally naka 4 ohms, ano. Although sa one channel lang tayo nag-connect lahat. Sa one channel lang lahat. Yung isa nga lang, yung isang speaker nga lang natin na mid-high ay dumaan ng capacitor resistor, ano. So, mayroon siyang pinaka-filter or filter crossover natin or pinaka-dividing na rin, ano. So, nami-minimize niya yung low frequency. So, isa sa dahilan para hindi masira yung Twitter natin kahit magtutudo tayo ng pihit ng bass dito sa control.
So, ibibigay natin yung diagram niyan, ano? So, sa mga gustong gumawa ng ganitong, ano? So, subok ko na yung ganito. Maganda talaga siya sa bahay, ano? Pambahay. Kahit outdoor, pwedeng-pwede. Kasi, ano? Yung main natin, yung main out natin dito na left or right, yung A na, output ay naka-main lang lahat, ano. So yung letter B ay magiging dadaan siya dito para ma-minimize yung base at pwede siya sa mga mid-high natin, ano, at maprotektahan yung tweeter natin. So try natin isolo lang yung mid-high, walang base, ano. So ano lang yung magiging tunog. Ayan, tinanggal ko yung sub. So, ayan. So, nakatodo na yung bass niya. May konting bass pa rin siya, pero matigas na yung bass niya, no? So pag nilagay na natin yung sa main, so yun, pag nilagay na natin yung sa left na main na naka-direct, ano, sa letter A, so ito na yung normal output ni amplifier, ano. So lagay natin, patugtugin muna natin. Kasi lamang yung nangingibabaw yung tunog ng bass compare sa high at mid, ano? So parang nagpapantay sila konti, pero mas lamang talaga yung bass sa naka-direct sa main amp, ano, compare sa dito sa may filter. So na-imimix yung ano output, parang pinaka-crossover na rin natin siya. So parang may built-in crossover na, ano. So bakit natin nilagyan ito? Once na makasit up tayo sa semi-outdoor, so hindi na tayo mga problema na baka masiraan tayo ng tweeter sa mid-high. Kasi yung letter B natin, inassign na natin talaga siya, ano? Nilagyan na natin ng ganito para ma-filter na talaga siya. So wala na tayong kaba dito na masiraan pa tayo ng tweeter. Gustong gumawa ng ganitong circuit, gusto niyo rin subukan, ano? So, sa mga mahilig sa pambahay lang pero mas quality yung audio, so pwede niyo gawin po ito, ano? So, ganito na lang gawin niyo, ano, mga kaibigan. So, di ba yung speaker natin sa likod? Ganyan, ano? So, apat na pula yan. So, nakalagay dito, right, left, right, left, ano? So ito, letter A lahat ito. Itong side dito ay naka-letter A lahat, ano? At ito ay naka-letter B. Ayan. So puro pula lahat ito, ano, mga kaibigan. Ngayon, yung left and right ng letter B,
lagyan nyo na ito ng resistor, ano, capacitor muna. So, i-drawing na lang natin yung capacitor para sa mga ano beginner. Yan. So, putulin nyo lang yung dati nakakabit dito, ano, putulin nyo muna yung wire. Putulin nyo, tapos yung pinutol nyo, ikakabit nyo dito sa capacitor, sa positive, ano. Tapos yung pinaka-negative nya, yan, ipasok nyo sa resistor. Okay. Yung resistor na gamitin nyo dito is around, 15 to 22 ohms, ano, 15 to 22 ohms. Ayan. Dapat ito ay, pero suggest ko sa inyo 33 ohms dalawa or 30 ohms dalawa, no, para ano, magiging 10 watts siya parallel. Pero basic lang muna natin, yan ang gagamitin, ano, 15 to 22 ohms. So dito niya ikakabit. So ganoon din yan sa kabila. So yung wire dating nakakabit dito, putulin niyo muna, yung pinutol ikakabit niyo. Yung pinutol ikakabit nyo dito sa capacitor, sa pinaka positive, ano? So, yung negative nya ng capacitor, so ganun pa rin, ipapasok mo sa resistor din. Yan. So, ano mangyayari sa setup natin dito ngayon? Ngayon, yung switch sa harap dito, ilagay nyo sa A plus B, ano? So, kailangan para mag-work yan, ilagay mo sa A plus B. Ngayon, itong nandito mo ngayon, nakarekta to sa main, nakarekta. So ito ngayon ang ikabit mo sa subwoofer mo, ano, kung may mga car audio ka or sa subwoofer pambahay or para mga car audio, ano. So ikabit mo to sa subwoofer mo na speaker. Ayan. So natural nakagabit niya sa kulay black. So yung isang left naman, ganun din. Connect ka rin ng subwoofer mo. Ano? So, kabit yung pinaka-positive dito rin sa left. Then yung pinaka-ground mo, so dito rin sa black. Ano? Ngayon, yung mga surround mo or surround or sabihin natin mid-high mo, ano, na ginawa. Sabihin na natin ang mid-high mo. Sabihin na natin ito, MCB. Nakalagay ito sa MCB. Pwede. So, ito ngayon, ito na yung mid-high mo ngayon. So yung mid-high mo, may ano na yan, may tweeter ka na sa loob, may full range ka na. So pwede rin may mid-range ka na. So may wire, mayroon na yung connection sa loob. Huwag mo nang pakialaman. Basta irekta mo na ito dito. Ano? Irekta mo na siya. So yung pinaka-black din, dito rin sa black. Ano? So ganun din yung gagawin mo dito sa isang channel. So yung, para may magiging partner din siya. Ano? So yung red dito rin at yung black dito sa baba. So magsiserve ito as full range mid-high mo, ito magsiserve as sub mo or low, ano. So ngayon pag nagsabay na itong munog yan, mangingibabaw konti yung bass at siyempre dahil high frequency ito, madali siya makahabol sa low. Tandaan natin na kunting tunog lang ang kailangan ni mid-high, haharurot na yan, kaya niya ng pantayan si low frequency, ano. So pagka hindi ka kasi maglagay nito, pag hindi ka kasi maglagay nitong pinaka-crossover filter natin, matatabunan niya to, itong sub. So sa pamamagitan nito, para naka-mix out na tayo, mix out stereo. So pinaka-basic lang yan, pero napakaganda ng quality. So try nyo rin gawin sa, so yung capacitor pala, ang value nito ay 220 UF. Maganda nito gamitin yung mga 160 volts pang TV, ano. So 220 UF. Pwede na rin yung 100 volt or 160 volts. Yung mga pang TV or filter na mga ano, mga TV, CRT TV. Ayan. So, ayan. So, 100 to 160 volts. Okay lang, kahit tumaas pa. So, yung ano natin, resistor, pwede kang pumili dito.
15 ohms to 22 ohms, or pinaka na best na gamitin talaga dyan, 33 ohms, iparallel mo, ano? Iparallel, meaning pag-parallel, nakaganito. So, kung 33 yan, may isa ka pang 33, yan. Yan, magiging ganyan. So, magiging around, ano yan, ano? 16 ohms. Palagay na natin ang mga, nasa mga 16 ohms yan. Dahil 5 watts, magiging 10 watts pa siya. So, ganito, pinaka-the best niya nito. So, try nyo na lang gawin sa inyong, ano, no? Sa inyong mga tahanan at sure na magugustuhan nyo yung pagkaka-mix out natin. Okay, so testing natin ulit. Testing natin sa mga music na ito, mga may vocals talaga, no? So, kung pwedeng-pwede ba? So, ayan, kaya ko nang itudo yung bass, ano, habang nagpapatugtog. So, konting pihit na lang tayo sa Twitter, sa treble, ano? Share ko about mini crossover, ano? Mini crossover setup na magagamit natin sa simpleng setup lang sa ating mga amplifier.